Nangako ako. Nangako ako nga alagaan kita. Ayokong saktan ka nila. Pakiusap. Sumama ka sa akin. Kaya natin pipigilan yung mga reporters na yun. Ang kukulit nila eh. Nakakainis. Sino ka? Taga Unit 2302. Residente ako rito. Bago lang ba kayo dito kaya hindi nyo alam? Kilala ko kasi yung mga dating guard eh. Ah, sige. Nakakiyat na ako. Nakita mo siya pumasok? Hindi nga eh. Parang nahulog galing sa itaas. Hindi kaya nang galing sa langit yun. Excuse me, sir. Sandali lang. Ano bang iinumin mo? May coffee beans ako dito. Galing pa sa Costa Rica. In-order ko doon. Ay, wala na pala. Instant coffee, okay na sa'yo? Ang instant coffee, minsan masarap din kapag umuulan. Kita ng dressing room ng sikat na actress. Bakit awkward ba? Mag-coffee na tayo? O ano? Okay ka na? Saan? Saan nangyari kay Rachel Han? Pinag-uusapan niyo na lahat. Eh, ikaw. Okay ka lang ba? Ako? Bakit naman? Ang totoo, alam ko ang relasyon yung dalawa ni Rachel. Di ba dapat i-announce yun ang engagement ninyo? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi narinig ko kayo. Narinig? Noong nag-uusap kayo. Marami kang narinig? Kasi narinig ko nagtatalo kayo sa labas ng restroom noon. Parang tungkol sa wedding announcement. Mukha namang matagal na ang relasyon yung dalawa ni Rachel. Baka naman pinagsabi mo agad. Hindi, no? Kanino ko naman sasabihin yun? Kaya lang kasi pagkatapos na nangyari sa kanya, iba ang iniisip ko. Akala ko ikaw ang unang malulungkot. Kasi yun ang huling pagkikita niyo. Gusto sana kitang i-comfort. Narinig mong lahat ng pinag-usapan namin. Nakakailang naman. Ano? Nabanggit mo noon na may insomnia ka. Okay ka na ba? Lumala nga, lalo na kapag nai-stress ako. Umiinom ako ng sleeping pills ngayon. Take care of your health. Kaya nga rin kita binisita eh, dahil sa pagkawala ni Rachel. Thank you, Jackson.
Ba't nandito ka? Kasi cannot be reached lagi yung phone mo. Kanina yan? May bisita ka? Huh? Yung neighbor mong bakla? Siya ba yung nandito? Ay, sa kapatid mo kaya yan? Ano? Uy! Jackson! Ano ginagawa mo dito? Napadaan lang kanina. Taga dito na yung friend ko eh. Kahit kapatid kita, lalaki ka pa rin. Ayokong pinupuntahan mo si Steffi dito. Mag-isa lang siya. Praning ka? Nangamusta lang ako. Inalam ko lang kung okay siya. Paalis na ako. Sige. At teka, iuwi mo na rin po. Kadarating ko lang dito. Jackson, umuwi ka na. Sabihin mo kay Mami, dito ako matuto. Sorry sir, protocol lang po ito. Pasensya na kayo. Naghigpit ang security dahil kay Steffi Chon. Alam niyo naman ang nangyari sa condo natin. Nagreklamo po kasi halos at ang mga tenant dito. Pwede na ako umalis? Sige sir, pwede na po. Paano nabuksan lahat ng ilaw ng sabay-sabay? May mga dumaan ba? Wala. Hindi kaya may dumaan na multo. Napakabilis eh. Baka naman may sira yan. Hindi yung sira. Kinikilabutan tuloy ako. Salamat sa pagsubot mo nun sa ospital, ha? Dahil sa'yo, muntik na ako mabugbog ng mga gwardya. Nasa si Steffi. Ano? Sino ka mo? Bakit girlfriend mo ba siya? Sino ka ba? Yung nag-doorbell kanina. Ikaw ba yon? Steffi! Sa putong pinto! Ano ba nangyayari? Bakit lahat kayo bumisita sa akin ng sabay-sabay? Okay ka lang? Oo naman. O ikaw! Sa putong pinto! Bakit ka pala nasa labas sa Winston? Ano? May iba pa bang nandito kanina? Bukod sa lalaking yan? Sino? Si Jackson ba? Si Jackson? Kapatid niya yung lalaking nasa labas ngayon. Mabait yun. Tsaka matalinong tao. Tagapagmana ng SNC Group of Companies. Gusto mo ba siyang makilala? Steffi! Ano ba Steffi? Papasukin mo ako! Sige na! Buksan mo na to! Sandali lang, bubuksan kong pinto. Mag-isip ka muna! Kung sino-sino pinapapasok mo. Bakit ka nag-emote? Kapag mag-isa ka, huwag ka magpapapasok dito. Mag-ingat ka naman. Oo, tama ka. Bakit nga kita pinapasok sa kondo ko? Eh, kailan lang kita nakilala? Di nga ako nag-iingat. Hindi ako kasali sa kanila. Yung dalawa ang tinutukoy bakit ko. Bakit exempted ka doon? Umalis ka na dito! Now! Teka lang, usapan natin. Di mo ako hawakan eh. Di mo ako madadala sa kanyan! Oh, Steffi, okay ka lang ba? May ginawa pa sa'yo yung lalaking yan? Hoy, hindi ako marunong manamantala ng babae. Nung una kitang nakilala, wala na akong tiwala sa mukha mo. Sa tagal ng panahon, ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganyan. Talaga? Baka di lang nila masabi. Boys, parang gusto ko lang matulog. Pwede na kayong umalis. Narinig mo? Umalis ka na daw. Pasali ka doon! Teka, ilang araw kitang di nakita, baka pihin mo naman ako. O ikaw, busy ka ba? Gusto kita makausap. Sa'yo ba yung kabilang unit? Nabili mo na? On lease? Monthly ba? Bakit gusto mo malaman? Plano ko kasing bilhin. Dodoblin kong bayad. Payag ka? Nagsasayang lang tayo ng oras. Hindi ko alam kung ano ba ang totoo mong pake kay Steffi. Kung may plano kang ligawan siya, itigil mo na. Bakit? Akin siya. At mahal ko siya. Sa'yo na siya? Teka, pumayag ba siya? Parang... Oh, konti.
Medyo lang. Oh. Pero di pa kami steady. Magiging kami rin. Ayoko muna sana ito ipagkalat. Pero may special feeling kami sa isa't isa. I've known her since middle school. Sabay kaming umuwi nun. Binigyan ko siya ng flowers ng graduation. Nandun ako nung unang beses siyang uminom ng wine. Akong nasa tabi niya. At pinaplano kong gawin ang lahat ng bagay kasama siya. At nangako akong aalagaan ko siya ng mabuti. Hanggang sa kamatayan. Jealousy, ang pinaka-childish at rough feeling sa lahat na mararamdaman ng isang tao. Mararamdaman mo ito dahil ayaw mo mawala ang taong minamahal mo ng gusto at pinakamahalaga para sa'yo. May konting connection ito sa rage and fury. Usually, it starts during childhood. Pag nakita ng anak na may iba ng baby ang mami niya, nagtatantrum siya o minsan nagpapapansin. Doon din nagsisimula ang tinatawag nilang thumb sucking. For me, it is a regressive phenomenon. Kahit ang isang adult na tulad ko, lalo na yung mga taong may low self-esteem, shows regressive phenomenon when they love someone. Dahil natatakot silang iwanan at masaktan. At kahit magbuka silang childish at unreasonable, they still show their love in jealousy. Kayo, Prof, hindi ba kayo nakakaramdam ng pagsaselos? You know what I mean. Maliwanag ba? Lalayuan mo na si Steffi mula ngayon kung ayaw mong masaktan. May dahilan kung bakit ko siya pinuntahan. Ano dahilan? Naiwan ni Steffi yung headband niya. Nung gabi nagstay siya sa unit ko, sabi ko kunin niya. Ano? Bakit siya nagstay sa... Lasing ba siya nung nakitulog siya sa'yo? Huwag kang mag-iisip ng hindi maganda. Nakatulog siya sa unit ko dahil sa sobrang kalasingan. Ako na nga lang ang magbibigay, baka gamitin niya eh. Pero alam niyo, sir, sa attitude niyo, sa palagay ko, hindi kayo siloso. Like what I've said, jealousy is a low and childish attitude of a person. Pag insecure ka at mababa ang tingin mo sa sarili mo, magsaselos ka talaga. Hindi ko pa naramdaman yun. Final exams na natin next week. Huwag sana kayo mawawala sa araw na yan. Dahil sa'yo, nagsuicide si Mr. Kahn! Samahan mo siya! Ayaw ko siya! Pipiling ko masabi ba ako? Sige, ka nga dyan! Hindi mo na litrato! Steffi! Sige, ako bakit siya namatay! Steffi! Huwag akong ganun! Kasalanan mo ko lahat dito! Kasi lang, Miss Steffi! Miss Steffi! Steffi, hindi pa tayo makakaalis. Marami pang tao. Tsaka hinarang tayo ng mga fans ni Rachel Han. Ayaw ko rin makita ng pamilya niya. Kasalanan mo to! Ito ang may kasalanan! Pa, paano yan? Ano nang gagawin natin ngayon? Isusoli ko ito. Sa pamilya niya. Kasalanan mo ang lahat! Gawa mo naman kung saan. Grabe talaga. Grabe naman pala rin ka sinisigawan eh. Kahit ito, grabe. Ay, hindi ako. Grabe talaga. Parang palengkera talaga. Grabe talaga yung nanay. Ano meron dito? May problema ba? Wala po. Nakita mo ba kung ano nangyayari sa kanya ngayon? Ikaw ang manager niya, may ginagawa ka bang hakbang? Sumagot ka, bakit hindi ka ngayon makapagsalita? Mrs. Yang, marami rin nawala sa akin. Nalulugi na ako ngayon. Matanong ko lang, sino ba nag-akyat sa inyo ng pera? Nakalimutan mo na ba yung pangako mo sa akin? Sabi mo, pamilya muna kami. Kahit anong mangyari, magtutulungan tayo. Ngayon gusto mo na mag-resign dahil hindi ka na kumikita sa anak ko? Lionel, technically speaking, yung kontratang pinirmahan ni Steffi sa amin, nag-expire na ngayong buwan. Oh, really? E ano ngayon? Oh, nandito ka na pala, Steffi. Sige nga, sabihin mo yan ngayon sa harapan niya. Expired na palang kontrata mo sa kanya mula sa buwan na ito. Gusto ko sanang i-postpone ang iyong... I-postpone ang renewal? Huh? Teka! Plano ko sanang i-renew ang kontrata dahil sa pagiging loyal ko, kaya lang... Mukhang hindi mo kayang i-handle ang scandal na ito. Tinatabla mo ako? Ano pang aasahan ko sa manager na tulad mo? Pag-iisipan ko muna ang renewal ko. Huh? Ganun ba? Babayaran ko na lang ang penalty para sa mga endorsement contracts ko. Talaga? Huwag na. Okay lang. Are you out of your mind? Hindi pwede! Tuloy ang kontrata. Hindi ako papayag. Huwag mo akong tatawagan. Magpapahinga ako. Oh, sige. Kailangan mo munang gawin yan. Dito ka na lang. Hindi na kita kailangan. Ha? Huh? Ay... Eh...
buti wala na akong problema. Sumunod ka na sa boss mo! Uy, Steffi! Baliw ka na ba? Malaking halaga yon. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Ako naman kasi ang may kasalanan. Alam mo naman siyang pagbayarin ko nun. Hindi kita maintindihan. Kala ka pa naging generous? Ako ang dapat mong pakinggan at hindi sila. Wala ka nang pelikula, wala ka pang endorsements. Para mo mababayaran lahat ng penalty? How are you, Lucy? Ano sadya mo rito? Kay Manager Ann kami. Masyado na kaming busy ngayon. Pinalitan kasi yung role na dapat niyang gawin. Oh, really? Anong film at saka anong role? Hindi ba sinabi sa'yo? Nasa gitna na yung story. Sabi nga ni Direk, pinalitan ang ending ng kwento. Si Lucy na ang gagawing partner ng lead actor kasi namatay yung actor sa kwento, binagong storyline. Ano? Mama, ako na sana nagsalita. Steffi, I'm sorry. Inoffer talaga ni Manager Ann sa akin yung role pero sabi ko, ayokong gawin yun. Ano? Tumanggi ka? Opo, Ma. Sorry kung di ko sinabi. Pagkatapos namin mag-usap ni Manager Ann, sasabihin ko sa'yo. Are you out of your mind? Sinasayang mong opportunity. Marami pa pong darating. Hindi ko pa rin po yung tatanggapin kahit magalit kayo. Kaya lang naman ako may chance dahil tinanggal si Steffi. Magkaibigan kami at hindi maganda kung may competition sa amin. Kung para sa akin, darating yan kahit di ko hanapin. Kung hindi ngayon, balang araw siguro. Buti na lang, hindi ka nagmana sa mami mo. Don't worry, Steffi. Ang gusto ko lang, masabi ng personal kay Mr. Ann. Kunin mo. Ha? Huh? Kasi naman sa iba nila ibigay yung role, di ba? Hindi mo naman sinulat yun. Saka kung saan naman nila akong tinanggal. Okay lang sa akin kung ikaw. Oo nga naman. Buti hindi siya nagmana sa mami. Pero... Okay nga lang sa akin. Kunin mo. Steffi... Naghihintay na si Manager Ann. Umakyat ka na. Kinaya agad ang ankle niya? Kala ko nagka-fracture ang mama mo. Sino daw? Importante ba? Si Mama. Nadulas daw sa niebe. Nabali ang ankle niya. Ankle ko? Anong fracture? Totoo ba yun? Yun din ba ang sinabi mo kanina sa director? Halika na. Liliwanagin natin. Baka magdalawang isip yun. Hindi na kailangan. Pumayag na ako sa alok niya. Ano? Teka, pero sinabi mo kanina. Oo. Nagsinungaling ako. Kasi nahihiya ako sa kaibigan ko. Nagkunwari ako kasi gusto kong sa kanya mismo manggaling yon. Pero Mama, nakita mong itsura niya. Hindi man lang niya ako kinongratulate. Pero ako bilang kaibigan, walang ginawa kundi suportahan siya. Eh kasi, siguro hindi kanya tinuring na isang tunay na kaibigan. Ngayon, ipadama mo sa kanya ang nararamdaman mo. Ipakita mo sa kanya na ikaw ang bagong Reyna at walang kaibig-kaibigan. Happy birthday. It's your birthday tomorrow, right? Nasaan ka na? Kailangan kita. Nasaan ka na? Alam mo, bigla siyang nawala na parang isang multo.
Tapos yung kotse ko na to ng law enforcer. Natikitan pa ako ng dahil sa salang jaywalking. Sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakasuhan ng galon. Witness lang siya kaya hindi natin pwedeng pilitin. Padalhan kaya natin siya na sabina. Alam mo, sir, isa lang ang pinagtataka ko ng husto eh. Sigurado ko nasa unahan ko lang siya. Tapos bigla siyang nawala. Baka nagtago sa isang building kaya nawala. Masyadong mabilis para magtago siya. Sipin niyo. Diba? Bigla rin siyang nawala sa CCTV camera ng cruise ship. Di kaya... may power siya. Detective Park. Joke lang. Baka dahil naulalan ako kagabi. Sino kaya siya? Parang hindi siya kagaya natin. Yan nga napatunayan ko. Hindi siya kagaya natin. Talaga? Ayon dito. Napakayaman niya. Para na siyang corporate giant. Oo nga. Oh! Uy! Malaki na to. Ang laki. Sarap dito. Ayan. Ay, may dala pala akong paperwork para sa'yo. Nagulat ako sa nakuha kong data. Ano mo nagawang triplihin ng yamang mong yan? 400 years ago pa to, Mr. Jiang. Mula pa nung napadpad ako rito sa mundo. Ay, alam mo na ba lalakihan ng ganyan, ha? Halos lahat ng lupa sa Gangnam, sa'yo na. Nagsimula kasi ako sa real estate business nung taong 1753. May sikat na realtor noon. Yung Sundong ang pangalan ng taong yon at sikat siya sa Seoul. Lahat ng yan, ha? Oo, ayun pa. Mukhang mabato lang ang lupang to. Pero halos lahat ng mulberries dito nakukuha. Mataba ang lupa at magandang pagtaniman, ha? Pumili ako ng mulberry farm. Dalawang daang sako ng bigas ang binayad kong kapalit. Matapos ang ilang dekada, tinayo doon ang Jamsil Amusement Park. Lahat ng iyan kasama, ha? Dating pinuno ng pamahalaan ang nagmamayari dito. Ngunit may nasabi siyang hindi tama sa harap ng Hari at Reina, kaya agad niyang binenta itong lupa niya. At nagpakalayo-layo na siya sa bayang ito. Alam mo bang murang-mura na ito? Isang maliit na balag ang pinagawa ko sa lupang nabili ko ng napakamurang halaga. Ngayon, isa na yung kondominium sa Apgujong. Ang bayan ng Gangnam ay hindi parte ng Seoul noon. Kaya ang value ng lupa ay higit na mas mura kumpara sa lupa ng Northern Seoul. May tatlong village doon. Doon sa Samsung-dong na tinira ng marami sa amin. Napakasaya ng lugar na yon. Pero di higit sa 200 tao ang nakatira sa tatlong village. Wow, ganun. Isa yung malaking lupain. Parang tambakan ng basura makikita mo, pero kung alam lang nilang itsura ng lugar na yun ngayon, mababaliw sila. Napakaganda ang lugar na. Ano kayang ginawa noon ng mga ninuno ko? Nakabili sana sila ng mga lupain. Unti-unti nyo na ibenta ang mga yan. Pati na ang mga antique at paintings ko. Ibenta nyo na rin lahat bago ako umalis sa mundo. Baka magsuspecha ang mga tao pag binenta ng sabay-sabay. Mag-isip ng hindi maganda. Oh, sige. Gagawin ko agad. Para yatang inapaayos mo na sa akin ang lahat. Sigurado na nga ang pag-alis mo. Iiwan mo na pala ako. 400 years na. Sobra na siguro ang taong yan para manatili ako. Pipiliin kong umalis nang walang iiwanan, walang masasaktan, at wala akong lungkot na mararamdaman. Pero malapit na akong umalis. Kaya lang, may maiiwan pala ako. Hindi pa rin nalulutas ang misteryo, lungkot, takot. Nalilito ako. Tulad ng mga nangyari sa akin dati, 400 years ago, natatakot ako. Akala ko noon, kamatayan ang magiging katapusan. Pero mali pala ako. Bumili ka ng cellphone mo. Di kita matawagan kapag emergency. Akala ko na wala na siya sa akin ng habang buhay. Binalikan niya kaya ako? Matapos ang napakahabang panahon.
Kumusta? Sa lahat ng naging volunteer, ikaw lang talaga ang nag-iisang dumarating sa tamang oras, ha? Nakaschedule na to, kaya wala na akong ibang pwedeng gawin. Hindi ko to ipagpapaliban. Ang bilyonaryo nagvo-volunteer sa isang animal shelter. Matutuwa ang reporter sa scoop na ito. Bakit tayo mong ipamidya ito? Anong problema niya? Iniwan siya sa isang kalsada. Nagki-canine distemper. Meron din itong skin irritation. Na-check mo na ba? Nagpositibo siya. Sa blood test na kinuha ko, tumaas din ang husto yung lymphocytes niya. At sa x-ray, nagpositibo rin siya sa sakit na pneumonia. Ang central nervous system niya hanggang ngayon, hindi pa rin nagagamot. Euthanasia. Yun ang solusyon. Tama ka. Para hindi na siya mahirapan. Magnesium sulfate lang. Anesthesia muna. Teka. Ang gamit ko, propofol na anesthesia. Pero mga celebrity, sinaabuso ang gamot na yun. Totoo. Patingin nga. Gusto mo ng tea? Sandali na lang. Tapos na ang paghihirap mo. Paalam. Wow! Ang ganda! Malayo pa ang birthday ko. Bakit may flowers ako? Naisip ko lang po na bigyan kayo ng flowers ngayon. Oh. Okay. Nasa tiyan ko pa lang si Steffi. Hirap na ako sa pagbubuntis sa kanya. Grabe talaga. Iyayain mo kaya siyang lumabas? Wala mo na siyang schedule ngayon, kaya pwedeng-pwede siya. Siguro dinner lang po. Kahit dito, pwede kayo mag-dinner, no? Do something special, yung hindi niya makakalimutan. Gaya ng... gusto mong bigyan kita ng tip? Meron lang po akong kailangan asikasuhin ngayong hapon. Gagamitin ko sana yung leave ko. Leave? Okay, sige. Gamitin mo. I'm so sorry. Mamayang 3 signing of contract at dapat kasama ako. Don't worry about it. Kami nang bahala dun. Ngayon lang ako makakakita ng signing of contract. Gusto ko sanang sumali. Gusto mong sumali? Pwede ba yung irisket? Galing pa po sila ng UK. Di na pwede ng ibang schedule. Pwede naman silang bumalik dito. 12 hours lang naman ang flight nila, di ba? Nirisket ko na, but make sure kasama ka na sa araw na yun, ha? Okay lang sa inyo? Thank you po. PM na ang final exam. Hindi pwedeng umabsent. Pag absent, grade F. Ang handwriting niya? Ay, parang old Korean writing. Ni Mama, nireject ka doon ng mga company. Kapal nila. Kanina nga may kausap ako. Nagmamakaawang pumayag ako sa kontrata nila. Pupuntahan sana kita. Kaya lang, busy pa ako. Kaya baka sa ibang araw na lang. Balita ko, wala ka na sa manager mo. Magsusolo ka na ngayon? Kaya ko naman. Tsaka marunong ako mag-drive, di ba? Kaya ko mag-isa. Hello, my baby. Magliliwalo tayong dalawa, muna to. Wow, tuwang-tuwa siguro sila ngayon nakakita sila ng totoong maganda. Ay, itong isang to, paano ka nag-aral ng driving? Ay, nako, kung di ka nag-aral, hindi ka dapat nag-drive. Hindi ba, baby? Oh,
Gutom na si baby. Hungry na ba ang baby ni mama? Okay. Full tank, please. Gas o diesel po? Gas. Kailangan ko ng full tank ng gasolina. Oh! Nasaan yung bag ko? Ako! Nasaan yung bag ko? Saan ko ba nilagay yung bag ko? Kainis! Ehem. Bag niyo po. Oops. Thanks. Oh. Masaya na lang po. Photograph. Kindly get your ticket. 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 Valet parking, please. Mom? Valet. Hindi nga nga. Alam mo, nahihirapan ako dyan. Kasi nga, hindi ko maintindihan yung food. Oh my. Ano mo, ito magulala ko. Nadala mo ba? Yung pinapadala ko sa'yo. Bakit hindi? Umupo ka na nga. Okay. Ay, hirap. Wala man lang silang valet parking dito. Ah, ano yun? Sino bumangga sa akin? Naku. Pambira naman oh. Nandito ako ngayon sa condo unit ni Steffi Chon. Sorry, Wiz. Nabangga akong kotse mo. Mag-usap muna tayo. Ah, okay lang yon. Walang problema. Naku, hindi pwede, Miss. Mamahalin pa naman tong kotse mo. Miss, labas na. Mag-usap tayo. Ah, okay nga lang. Mura lang to. Sige na. Naku, Miss. Hindi okay yun para sa akin. Kasi nabangga ako ang kotse mo, Miss. Sige na, lumabas ka na muna. Sandali lang. Hira siya. Steffi? Hira. Ay, hira. Miss, labas na dyan. Usap muna tayo. Sandali na muna. Sige na, Miss. Steffi? Steffi Chon. Steffi Chon. Mag na kayo. Miss, sige na. Exclusive lang po. Una mo. Sige na, konti na lang. Hindi pa sila nakikiusap. O nga, Steffi. Nagkakagulo na rin sila, oh. Palalabasin ka rin ng polis dito para sa accident report na ihingi nila sa'yo. O nga, ko na to, ha. Bumaba ka na bago ka puntahan ng polis. Tatanong lang na ba po kami. Gusto mo? Talaga. Miss! Talaga. O, ano yung gagawin natin? Sino? Sino yan? Hindi aksidente ang nangyari. Sinadya mong banggain. Alam mong may tao sa loob nito. At alam mo rin pwede siya masaktan dahil sa ginawa mo. Pero binangga mo pa rin ang kotse niya. Sa batas, negligence resulting to destruction ang pwede niyang isampa sa'yo. Teka, sino ka ba? Ako ang lawyer ni Miss Steffi Chon. Lawyer daw? Huh? Lawyer daw? Witness din ako sa aksidenteng to. Siya ba talagang lawyer niya? Ngayon, pag napatunayang nasaktan ng tao sa loob ng sasakyan, pwede ka naming sampahan ng salang assault. 7 years imprisonment, 10 years suspension from work, at magbabayad ka ng 10 million won sa biktima.
Gusto ko lang naman siya kausapin eh. Wala akong planong masama kundi kausapin siya. Hindi ko inakalang... Kung sinigawan mo pa ang biktima o tinakot mo siya para bumaba ng sasakyan, ang karagdagang sala. Criminal Law Chapter 233, Section Threatening. Dagdag na 10 years din yun. 5 million won ang charge. Tapos, idadagdag ko yung mga unang kaso. Sa ganitong pagkakataon, pwede ka maaresto anumang oras. O ano? Tatawag na ako? Kunan niyo siya ng kunan. At pag kumalat siya ng walang paintulot sa akin, pwede namin kayo demanda sa korte. Okay. Oh, tara na. Tayo, hanapin naman. Baba mo na. Let's go. Okay na. May kasalanan lang ang nagtatago. Kaya malaya ka na ngayon. Kanina pa kita hinihintay, manager do. Oh, manager? Ha? Tara na! Bukado, di ba? Manager do. Dali. Nagugulo naman ng virus. Dali, kunan mo. Sira. Kunan mo ito. Ubusin mo sabi. Nagumana? Ayun lang. Bakit ha? Wala. Wala ng battery? Wala. Yung sa'yo. Pambira. Teka lang. Saan yung nangyari yun? Boy, di naman dito ang lecture hall ah. Paano yung test ko? Matagal na nilang inilipat. Saan punta natin? Ano bang lugar to? School museum. Dito lang kasi kukonti ang tao. Salamat ha, bigla kong umiksena. Nag-aral ka ba ng abogasya? Dami mo kasing alam. Paano yung test ko kukunin? Iniipit ako ng mga reporters. Buti nga dumating ka agad dun eh. F pa rin ang ibibigay kong grade sa'yo. Kasi absent ka ngayon. Eh bakit ba pa kasi ako dinala dito? Ayoko nga ng F! Nasa museum ka. Ay, bahala ka. Di ko talaga ma-appreciate pumunta ng mga museum sa gallery. 30 minutes lang ako nakakatagal. Bakit ba kasi ako dinala... Peter? Puyat na naman. Graveyard kasi. Christmas. Anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? Umalis ka na! Steffi! Thank you.
Winston. Are you coming? Teka, bakit sa amusement park tayo magkikita? Huwag mong sabihin, may hinanda akong surprise party para sa akin. Ayoko nagpupunta sa mga party sa amusement park. Naiirita ako. Ano ka ba? Of course not. Yung binastad ko, 1,000 roses ang ginamit para sa name ko. Pero sa isang amusement park ba naman yan ilagay? Sayang naman ang mga roses kung itatapon lang, no? Ayoko kasi ng flowers na maraming tinik. Naiirita akong hawakan. Of course not. Oh, sige. Oo, no? Sige, I'll see you later. Uy, teka! Alisin niya! Lato ito? Oo, lahat yan! Saka, yan, alisin niyo! Huh? Yung banner, dali! Bilisan niyo! Lahat po ito? Sige, sir. Yung buso! Lahat yan! Ganun, yan ba? Bilisan niyo! Ito, dali! Thank you, Sarayda. Oo nga pala, ipagagawa ko pa yung kotse kong nabangga sa campus kanina. Utusan ko kaya si Junjun? Yun na nga pala siya nagtatrabaho sa akin. Tapos na nga pala ang school semester. O ano, gusto mo ba ng sideline? Ano? Basta isipin mo na lang may summer job ka. Gusto mo maging manager? Ayoko na mga ganyang kalokohan. Uwe, ikaw na nga manager ko. Eh, legal counsel. Magandang ideya, di ba? O gusto mo naman, bodyguard na lang. Di ako marunong magdesisyon mag-isa. Mula pagkabata, sunod lang ako ng sunod. Kaya lahat ng gagawin ko, iniuutos sa akin. Wala akong sariling buhay. Lahat sila dinidiktahan ako. Mahilig ako uminom ng coffee. Pero kung wala ang road manager ko, di ako makainom. Di ko alam kung paano umordo. Magkano ba? Yung coffee? Hindi. Yung sweldo mo sa akin. Sideline ko lang, ha? Ikaw lang. Bakit may kasamang asungat? Ba't kasama mo siya? Ah, tinulungan niya kasi ako. Ang layo nito, sumama ka muna mag-dinner. Anong dinner? O sige, makakauwi ka na. Ang sungit nito. Huwag mo siyang puyatin, saka dapat ihatid mo. Pagpagod na siya, iuwi mo na agad. Yes, boss. Teka, bakit mo ako inuutusan? Gagawin ko anong gusto ko! Yabang nito. Teka nga, bakit walang katao-tao dito? Nirentahan mo ba itong buong park? Huwag mo sabihin tamang hinala ko. Of course not! Teka, di porket mayaman ako, gagawin ko na iniisip mo. Obvious ba? Malamig eh, kaya siguro walang namamasyal. Bakit dito mo ako pinapunta? Ah, teka. Tingnan mo yun, no? Sabi mo sa akin, sa lahat ng ride, yan lang ang sinasakyan mo pag birthday mo. Umiikot na! Umiikot na! Happy ka na ba? Mm. Para akong star. Nandito ako sa taas. Parang kita ko lahat ng bagay na nasa baba. Kaya mo pa bang mag-aral, magtrabaho at handa ka pa bang mapuyat ng ilang araw? Hindi mo kailangan mahirapan, anak. Kakausapin ko mama mo. Di po. Okay lang. Di na kayo mag-aaway ni mama. Kasi may pera na siya galing sa binibigay ko sa kanya. Iha, huwag mo masyadong isipin ang pera. Akong dapat humanap ng pera. Dapat nag-aaral ka lang sa school. Okay lang po sa akin. Enjoy ako. Pag nasa studio ako, marami ako nakikitang artista. Si Wonbin nakita ko kahapon. Siya po yung bida doon sa Autumn Tales. Ang gwapo niya. Sino ba maganda na lalaki? Ako o si Wonbin? Sorry pa. Anak niyo po ako. Pero di ako magsisinungaling sa inyo. Ikaw talaga. Sino mas gwapo? Sino, ha? Mas ba ako siya sa akin? Ikaw! Ikaw ng hapo! Oo nga, no? Diyan kami sumasakay ng papa ko pag birthday ko. Treat siya sa akin yan.
Paano mo nalaman yun? Lahat ng bagay tungkol sa'yo, alam ko. Halika na. Lagi kong naaalala at tinatandaan. Magpaalam daw ako agad sa isang kaibigan. Dahil pag dumating daw ang takdang oras, baka di ko na magawa yun. Baka di na ako makapagpaalam. Natandaan mo ba? Yung sinabi ko sa'yo dati, nangunang bumagsak ang niebe. Nakasama kita. Sara, mapabilis ang pagdadalag ako para maipakita ko sa'yo na isa akong napakagandang binibini. Pag-asa. Bago kita nakilala, inisip ko walang saya-saya ang aking buhay. Ang nararamdaman ko, puro sakit at pagdaramdam. Pero na magkita tayo, naisip ko, masaya pala ang mabuhay. Walang naramdaman yun. Na gusto ko pang mabuhay. Maraming salamat. Puta ko sa iyo ang aking buhay. Umaasa ko. Naligtas ka sa paglalakbay mo. At mag-uwi ka sa inyo. Hindi kita kalilimutan. Hindi kita kalilimutan. Hanggang sa kapilang buhay. Aalalahanin pa rin kita. Dali! Dali! Dito! Dali! 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 Ay, sila! Ito na! Takipin sila ng buhay! Gumagamit siya ng salamangka! Kampun siya ng kadiliman! Patayin siya! Palain siya! Thank you.
May mga pagkakataong gusto kong pigilan ng oras. Tulad ng mga sandaling nawala sa akin, ang taong mahal ko. Ayoko maniwala. Ayoko siyang tingnan. Pero wala akong magawa. Ng mga sandaling yun, wala akong kakayahan. At wala akong lakas. Napakalungkot ang buhay ko ngayon, Winston. Salamat, ha? Sumaya ako kahit sandali. Baka mahalikan mo ako pag sinabi ko to. Kaya sasabihin ko na. Masaya ako sa mga oras na to. Na malungkot ka. Natutuwa ako sa nangyayari sa'yo. Dahil naging malaya ka. Magkakaroon na ako ng pagkakataong makasama ka. At lagi na rin kita makikita. Ang selfish ko, no? Sobrang selfish. Pero patutunahin kong pag-ibig tong nararamdaman ko para sa'yo. Matagal ko nang sinasabi tong feelings ko. Dinaan ko sa biro kasi baka magalit ka. Natatakot akong baka halayuan mo ako. Sana maituring mo yung pag-ibig at tunay na pagmamahal ng isang nangangarap. Sabi mo di ka nahihiya kahit umiyak ka sa harap ko. Komportable ka sa akin kasi alam ko na kung anong ugali mo. Alam ko na rin ang kahinaan mo. Yun na kaya ang wagas na pagmamahal. Ang tama ang sinabi ko, umamin ka sa akin. Pangako, mula ngayon, aalagaan kita at yung pamilya. Pero bibigyan kita ng kalayaan at hindi kita sasaktan. Ayaw mo pang sagutin ang mga tanong ko ngayon. Tawagan mo lang ako. Hindi. Sasagutin ko lang tanong mo sa akin. Sagot ko.
Ano to? Steffi, mag-iingat ka palagi. Ang drama niya. Dear Steffi's next road manager, si Steffi, hindi pwedeng makainom ng mahigit sa 3 shot ng alak. Mag-aasal-aso siya at mga gagat. Hindi rin siya okay mag-message sa internet. May problema kasi siya sa English eh. Pinakahuli sa lahat, may mga pelikulang hindi niya dapat gawin. Mga medical drama, hindi niya kayang sabihin yung medical terms. Legal drama, hindi siya pwede nung long lines. Tsaka, mga historical drama, ayaw niya sa Joseon Dynasty. Si Junjun, kilalang kilala ko. Bakit nga ba ayaw ko ng Joseon Dynasty? Nangingilabot ako.